Nagpalabas na ng freeze order ang Court of Appeals laban sa mga bank account ni Manuel Amalillo at 22 iba pang kumpanya at opisyal ng Aman Futures Group. Para po sa karagdagang detalye, may ulat on the spot si Lia Manyalac del Castillo. Lia? Rafi, kung pagbabasehan daw ang report na isinumite ng NBI sa Anti-Money Laundering Council, lumalabas na hindi lang sa money laundering na gamit ang pinaikot na pera ng Aman Futures Group, kundi maging sa mga aktibidad na pang-terorismo. Ito ang bahagi ng resolusyon na inilabas ng Court of Appeals 4th Division na nagpalabas ng freeze order sa 25 bank accounts ni Manuel Amalillo at 22 iba pang kumpanya at opisyal ng Aman. Sa mga bank account umano ng Aman Futures Trading o Cashi Future Trading o Uniden Future Trading, tinadeposit ang mga puhunan ng mga investor. November 20 pa inilabas ang desisyon ng korte na naguutos na i-freeze na ang mga nasabing bank account. Bukod kay Amalillo, kasama sa freeze order ang mga bank account ng Aman Futures Group Philippines Incorporated, Aman Future Trading, Aman Investment Opportunities Incorporated at iba pa. Napatunayan daw sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council na nanloko nga ang mga opisyal ng kumpanya at maari silang maharap sa reklamong syndicated estafa. Sinasusumite na ng korte sa 25 bangko ang lahat ng dokumento at detalye ng mga bank accounts. Ayon naman kay Justice Secretary Laila De Lima, kumpirmadong iniimbestigahan na ngayon ng NBI ang anggulong nagamit sa terrorist financing ang pera ng Aman Futures Group, pero tumanggi na ang kalihim na magbigay ng iba pang detalye. Ayon din kay De Lima, nagsumite na raw ang karamihan sa mga bangko na mga kailangan dokumento sa Anti-Money Laundering Council. Hindi na rin muna binanggit kung magkano ang kabuuang halaga ng pera sa mga nasabing account dahil bineberipika pa raw ito. Nagtakda na rin ang Court of Appeals ng pagdinig sa December 3 para naman madesisyonan kung ililip ba o i-extend ang freeze order. Tatagal ng 20 araw ang freeze order mula nang matanggap ng mga respondent ang kopya ng desisyon ng Court of Appeals. Yan ang pinakasariwang balita mula dito sa Maynila, Rafi. Maraming salamat, Lia Manyalac del Castillo.